Guys, welcome. Dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Uy, the Holy Key. Humanitarian. Wala kaibigan ka. And friendly ba? With the number 9. Energy. Courageous. Brave. At heart, no? Hindi ibig sabihin na matapang na palaway, no? Friendly nga eh. No, ganun. Sa number 9 energy. So, pwede yung birthday mo is 9 or 27 or 18, pwede din ganun, or 9 talaga eh. Para kang napaka-understanding sa iba-ibang ugali ng tao. You know how to understand yung mga iba't ibang ugali ng tao. Kung naunawa mo, maunawain ka sa kapwa mo. Parang Holy King. Yung ganon. And you're wise. Para bang matured ka na mag-isip kasi matanda yun nandito, no? Parang may nag-guide sa'yo. With the light here. May nag-guide sa'yo sa madilim na path. May nag-guide sa'yo kahit sa dark times ng buhay mo. And pinapairal mo yung pagiging, yung pag-uunawa sa kapwa. Ganun ka. May habag ka. Holy King. More information sa'yo. 7 of Pentacles. Matyaga ka kahit sa relationship, kahit sa kapwa mo na kahit na hindi na maganda yung ugali. Yun lang eh. Kahit sa work mo, matyaga ka. Matyaga ka. And kahit konti yung kita mo, possible sa kung ano man yung work mo, kung ano man yung hanap buhay mo, matyaga ka. Nandun yung pagtsatsaga mo. Or meron ka pati yung pagtsatsaga na antayin yung taong mahal mo. Ganun. Na kung may inaantay ka, tsaga kang naghahantay. Inaantay mo na yan. Hindi ka nag-give up. At tsaga kang mag-antay. Kung kailan darating yan. Kung ano man yan. Ganun. Para bang ano kay stable spiritually. Kasi the Holy King and the 7 in Pentacle. Para bang lubusan mo ng unawaan kapwa-tao mo. Even kahit na hindi okay yung ugali nila. May ganun, no? Or yung person mo din. Pwede din ganun. Or information about you. The Lord of the Shadows and a Page of Swords in the reverse. Meron kang minamanmanan palagi. Inobserbahan, sinusundan, or sinusundan sa social media. Gusto mong magtagumpay sa kanya. Gusto mong mag-obserba sa buhay niya na hindi niya nalalaman. Nang patago, nagtatago ka. With the Lord of Shadows and Patient Souls. Kasi nga, ayaw mong makita ka. Gusto mo yung naka-hide ka. Para bang ninenervyos ka pag malaman yung
mag-obserba ka sa kanya, na gusto mong magtagumpay sa kanya, or gusto mong magtagumpay, kaaway mo ba yan? Yung minamanmanan mo? Hindi. Persona gusto mo? Yeah. A person attracted ka. Past person mo man or new person. Takot ka, ninervyos ka, baka kung ano sabihin niya sa'yo. Kahit past person mo pa, no? Ganun ka. Okay. You're passionate about him or her. Wala ka naman sigurong time sa mga kaaway. No? Sa buhay ng iba, buhay mo, ang iniintindi mo, you're a good person here. Pero mahilig ka na mag-hide habang nag-obserba, nagmamanman, nagmamatsyag, yung ganon. Sinusundan mo yung buhay. Anong ginagawa? Kaya sa social media or else or sa lugar naman, you know? Or inobserbahan mo, parang nangispy ka ba, parang ganun din with the Lord of Shadows nang patago, nininervyos ka eh pag nalaman niya eh, yung ganun. Sabihin may fear ka na makita niya na inobserbahan mo siya. Interesado ka sa kanya. Yung mga ganun. Past person mo man or new person. Energy ng person na yan that you're dealing with. Ito, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, and Leo. Energy ng person na interesado ka, attracted ka, past person mo or new person na, yung person na minamanmanan mo, inobserbahan mo ng patago. Ay, the standing stone. Balance. And para bang protected. Fresh, balance, harmonized, yung energy, parang hindi lang harmonized eh, para bang ano to eh. Nakaseal with the number 11. So, possible this person is spiritual or may spiritual mission siya. This is someone na justified. Balance, fair, or balance yung energy niya, balance yung energy niya. Alam niyo yung tama sa mali, ganyan yung justice card eh. Alam niyo yung tama sa mali. Klaro yung isip niya, alam niya kung ba ma-identify niya agad. No? Kung ano yung tama sa mali. Madaling makisama sa mga ganyang tao. Kasi sa mga taong baluktot, okay lang sana kung hayop eh, maunawaan mo, di ba? Kung baluktot na hindi alam yung tama sa mali. So, ayun mo. Pero yung mga ganon, perbisyo. No? Yung may mga ganon sa, ano na, sa paligid na hindi alam yung tama sa mali. Di ba? Ito, justified. Kumbaga, this person could maintain a balanced life. Harmonious relationship. Pag walang toxic. Yeah. And this person really wants justice. Pag may injustice na ginawa. Actually, walang masama dun. Pagka harm none. See? Hindi mo siya pwedeng i-harm kasi hindi naman sa gagante. Talagang isisik niyo yung justice. Hindi naman siguro sa gagante. Well, para hindi
hindi maghangad ng hustisya yung isang tao, no? Huwag saktan. Huwag i-harm. Harm none. Oh, nakita ko, harm none yung nakasulat dito sa bato, no? Kasi parang may silyo siya ba? Harm none. Or else, pagka, kunwari, ginawan mo to ng injustice or harm itong tao na to, yung person mo na yan, may naman malam, baka hindi mo alam. Kunwari, i-harm siya ng ibang tao. Para bang madali yung karma? Or, magkakaroon ng hustisya agad. Yung ganon. Makakarma yung gumagawa ng harm. Or this person will seek justice immediately. Yung ganon siya. Harm none. Para may warning, di ba? Warning. And we have here the Queen of Swords. Pwedeng, ayaw niya talaga na pakialaman yung buhay niya ng ibang tao. Para bang naka-private. Naglalagay siya ng shield. Harm none. Oh. Basta namumuhay lang siya ng tama. Hindi siya pwedeng pasukin ng iba. Hindi siya pwedeng intrude. Ganon. Naglalagay siya ng, or nasiset siya ng healthy boundary. Kasi may self-love siya. Ganon yung tao na may self-love. Yung iba kasi pakailamera talaga sa buhay ng iba. Siguro walang magawa sa buhay nila. Kaya, yung buhay ng iba, ang gusto nalang i-harm. Eh, dito sa person, harm none. Kaya siguro natakot ka, no? Na malaman ng person mo, ng person na yan, na inobserva ba siya? Or nakatingin ka, o pwede sa social media, or sa kahit saan. Na minamanmanan mo siya kasi you're passionate about him or her, ganun. Past person mo man or new person, observa mo yung buhay niya, ng patago. Kasi may pagka-cold pala ito. Siguro pag nagalit to, parang, ay, prank ka, no? Prank ka. Siguro magalit siya, no? Pero baka ganun ang tingin mo, kaya nervous ka pag nalaman niya. Kaya nga, nagtatago ka eh. Ayaw mong malaman, no? Habang nobserva mo siya. Iba yung energy mo. Okay. And parang may light. Yun na nga eh, may napoprotekta sa taong to. Oh? The standing stone, kasi may liwanag. Oh, sa madilim na gubat, kunwari sa madilim na gubat to, parang sinisinagan siya ng liwanag. Sinisinagan siya ng liwanag. Light. Na no one could harm. Parang protected ni. May seal eh. Harm none. Oh, see? ano bang feelings? Interesting yung pagkatao ng person mo na yan. Anong meron sa person mo na yan? Ano yung meron sa person dyan na interesado ka na yan? Sa the standing stone na person na yan, yung energy mo. Ano to eh? Four of Swords. Ang gusto niya kasi, yung mamuhay siya ng payapa, yung isipan niya. Ayaw nga niya nang inisturbo siya. Ayaw niya yung may mang intrude ng buhay niya. Ayaw niya yung magbigay ng problema. Gusto niya yung mamuhay siya ng peaceful yung isipan niya. Yung makatulog siya ng maayos. Mga ganun ba? Yung payapa yung buhay niya. And possible this person, pag kunwari, pinakailaman mo yung buhay niya, bigla siyang mga atake. Or, with the battle wagon here. Yung pagsisihan mo, pagsisihan ng tao na
nang intrude or nangingialam sa buhay niya pag siya pinangialaman, pag dinusturb mo yung peaceful na buhay niya. Ganun siya. So, ayan. Pero, may feelings ba yan sa'yo? May feelings yan? May feelings yan sa'yo yung tao na yan? Wala? Wala. Nasa isipan ka din ba niyan? Kasi ikaw full of attraction. Yeah. Nasa isipan ka niya. Pero, may inaantay siya. Ano yan? Inaantay ka niya? Pwedeng inaantay ka niya na gumawa ng first move. Hindi. Hindi. Inaantay niya yung tamang panahon para sa inyong dalawa. Ayun. Yung tamang panahon na yung pwedeng past person mo to. Or meron kayong relationship nito. Inaantay niyo yung tamang panahon kung kailan kayo magiging masaya together. Yung magsama na masaya kayo. Para bang ninervyos ka sa person na to? Natakot ka? Nandun yung nervyos mo na malaman niya na nag-obserba ka sa buhay. Yung ganun. Huh. Yun ang nasa isipan niya ngayon. Pero, mahal ka ba nito? Wala siyang feelings ngayon sa'yo. Pwedeng, may personal life siya, no? Or busy siya sa sarili niyang buhay. Pero, mahal ka ba nito? Ang taong to? Ay, oo. Mahal ka niya. Yeah, kaso lang, stagnant eh. Wala pa tong balak na mag-ano. Para bang may pagka-ano pa to ngayon. Naglalagay siya ng boundary. Wala siyang tiwala with the seven of wands. Wala pa siyang ganang, wala pa siyang balak na mag-take ng action. Oo, mahal ka niya. Pero tingin niya, it's not yet the right time. May tamang panahon para maging magsama kayo na masaya kayo together. In fairness. Para bang may pag-defensive pa siya right now. May trust issue pa siya right now. Maybe kailangan pa niya mag-heal. Kailangan pa niya ng time, more time to heal. Libra. Pisces. Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Anong feelings mo dyan sa person na yan? May nakaraan kayo niyan. Kaya pa na ikaobserba. Minamanifest siya. Gusto mo na siyang makasama. Para bang siya yung nagbibigay ng kulay sa buhay mo. Yes, mahal mo siya. May Page of Cups. You have feelings. Minamanifest mo siya. Pwedeng ginagayuma mo siya. Ginagawa mong lahat. Kung hindi man, kunin nyo na lamang po guys kung ano yung karasinita. So, ganun. Pwedeng ginagawa mong lahat para lang mag-offer siya ng cup of love. Kasi yun ang minamanifest mo eh. Ang mag-reach out siya, ang kausapin ka niya. Ginagawa mong lahat just to have that person in your life para mag-invest siya sa'yo. Para magbigay
pwedeng sustento, lalo kung may anak kayo dati. Kung wala naman, pwedeng atensyon, pagmamahal, time, effort, mag ganun. So, anong gusto mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? Ay! May gusto siyang mangyari. Pero sa tingin niya ngayon, hindi pa magtatagumpay yon. Parang hindi pa siya ganun ka-decisive. Hindi pa siya ganun kalakas yung loob niya. Interesado siya na ano, the high priest. More information sa gusto niyang mangyari sa inyo. May gusto ba yung mangyari sa inyong dalawa? Maybe in the near future pa, pero let's see. May gusto ba yung mangyari sa inyong dalawang tao? Meron. Meron naman. Yeah. Ang pala rin kayo, pero sa tamang panahon. May tamang panahon, parang divine timing ba? Kung kailan yung right time, parang katulad sa prutas, no? Sa isang puno na may mga bunga. Kung kailan yung bunga ng prutas na yon, pwede na siyang harvestin. Kung kailan hinugna na, pwede na siyang harvestin. So, ganon. Kasi, with the will of fortune here, so see, may right time. Gusto niyang magsama kayo, or maybe magpakasal kayo kung hindi pa kayo nakasal in the past, or kung ang pagsamahin kayo ng tadhana, ang basbasan, ang relationship nyo, interested to na you will be together in the right time. Yun na nga eh, magsama kayo, na maging masaya kayo together in the right time. Sa tamang panahon. Pwedeng busy pa siya sa work niya. Pwedeng may family siya sa iba. Pwedeng may karelasyon pa siya ngayon. Pwedeng kung ano man yung pinagkakabisihan niya sa ngayon. Kasi right now, hindi pa siya ganun ka-pursigido na sundin kung ano yung gusto niya mangyari. There's a reason. So, hindi mo kailangang agarin. No? Maybe you have a divine timing nga talaga para sa inyong dalawa. And understanding ka naman eh. Pwedeng pinaantay ka niyan, sabihan ka na. Mag-antay ka lang. Pwedeng ganun. Or else kung wala naman, ay yun talaga yun nasa ano niya. Na may tamang panahon. May right time para sa inyong dalawa. Ano ang gusto sabihin sa inyong person na yun? More information sa gusto niyo iparating sa inyong person. Umiwas to eh. Lumayo tong person na to eh. Because of a family. May family eh. Dahil sa pamilya. Pwede, dahil sa pamilya niya, sa pamilya mo, or both of you ay may family na. Pwede gano'n, no? Na parang ang hirap na i-work out. Pero, ito nga, naantay niyo yung tamang panahon daw. Mabasa to kanina eh.
yung tamang panahon na you will live together. Na masaya, no? Na masaya kayo. Yun din ang inaantay niya. Oh, so sad. There is a family here between the two of you. Na parang wala pang pag-asa right now na magsama kayo. Inaantay niyo yung divine timing, tamang panahon. Kaya umiiwas muna to. There is a family here between the two of you. May gusto pa bang sabihin itong person sa'yo? Mahal ka niya. At minamanifest niya to na magkaroon pa ng new cycle, new beginning sa inyong dalawa. Ini-desire niya pa rin, nahangad niya pa rin na makasama ka at yung mamuhay kayo ng masaya together in the right time. So ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang siguro na i-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.